umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating My Farm Project. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng aking subscribers, lahat ng nangungumusta, lahat ng nagtatanong bakit ang tagal ko hindi nakapa-upload ng video. Salamat po sa inyong lahat. Ngayong umaga po ay wala po ako sa ating maliit na farm. Nag-jogging po ako dito sa malapit sa aming tinitirhan. Dito ako sa paligid na ito nagja-jogging. Ayan. Maraming puno rito sa paligid na ito. Kaya hindi nalalayo sa isang farm project, sa isang farm environment. Kaya sinasamantala ko every Sunday. Pangalawang Sunday ko pa lang ito. Kaya ang plano ko maging madalas na gawin ito. Sa aking My Farm Project, nakakamiss yung mga ganitong tuyong dahon, no? Tapos maglalakad ka, yung pakiramdam na parang konektado ka talaga sa kalikasan, nakakamiss din yung ganito. Kapag nagja-jogging po ako dito ay kahit paano nakakapagpaalala ito na basta yung experience ko sa farm. At nare-renew yung connection ko doon sa aking mga alagang native pigs, mga alagang native na manok. Yung mga ganitong open spaces, nakakapagpaalala sa akin ng feeling kapag ka nasa farm project. Actually, sa loob ng isang linggong pagtatrabaho, nasa loob lang ako ng opisina. Hindi ako masyadong naarawan. Madalas ako nakaupo sa upuan. Hindi naman po sana yung aking katawan sa ganon. Masaya po ako na malapit po ako sa ganitong lugar. Nilalakad ko lang. Tapos, nakakapag-ikot-ikot na ako. Nung una nga, medyo parang ayoko pa eh, dahil parang gusto ko magbawi ng tulog dahil nga Monday to Saturday yung aking trabaho. At bagamat hindi nakakapagod physically, nakapagod sa isip. Kaya ang nagiging pang counter ko ay mag-jogging or mag-walking tuwing Linggo. Ng umaga para makatanghap uli ng ganito yung nahanginan, naaarawan, nasa paligid ng mga puno. Iba rin talaga yung feeling na ganito, yung nakakahawa ka sa mga halaman, yung sariwang hangin, yung nahihinga mo. Nakaka-recharge. Yun yung benefit nung farm project para sa akin. At dahil dito sa paligid na ito ay nakakabawi-bawi ako. Sa ngayon po ay bihira po ako nakakapunta sa My Farm Project dahil ako po sa kasalukuyan ay nagtrabaho. Nakaraan po kasi ang aking pong trabaho ay part-time lamang, ngayon po ay naging full-time na po ako sa trabaho, kaya bihirang-bihira po ako makapunta sa aking maliit na farm. Tatanggap ko po yung inyong mga mensahe at kinukumusta niyo po ako. Salamat po sa inyong lahat. Aking pong paglalakad-lakad at pagja-jogging ngayong umaga ay namimiss ko po yung pagpunta sa farm. Ang isang nakakamiss yung mga alaga akong mga native pigs. Pero kahit paano, alam kong hindi sila pinapabayaan ng aking tatay. Namimiss ko rin yung mga alaga akong native na manok. Actually, tagal na akong hindi nakakapunta ng matagal-tagal na nakapag-stay talaga ako ng isang buong araw, doon ako nakatulog. Iba rin yung pakiramdam na ganun eh. Pero kailangan kasing maghanap buhay dahil maraming mga dapat na tustusan, pandagdag kita, at yung farm project ay nagsisilbing, kumbaga,
libangan ng mga magulang ko, lalo na ng aking tatay. At ang goal ko sa paghahanap buhay sa ngayon ay matustusan ko yung pangangailangan ng farm. Maraming mga challenges sa aking farm project sa ngayon. At pagka nakapunta ako doon sa Loloben sa mga darating na araw ay bibigyan ko kayo ng update kung ano ang nangyayari at ano yung mga susunod na plano ko. Ano yung mga hakbang na gusto kong magawa. Pero sa kasalukuyan ay gusto ko munang pasalamatan yung lahat ng nangungusta sa akin, lahat ng nagtatanong bakit tagal ko na hindi nag-upload. Yun po yung dahilan mga mahal kong subscribers na sa kasalukuyan po ay naging abala po ako sa paghahanap buhay at gusto ko pong bumawi sa pamamagitan ng karagdagang kita para yung mga plano ko po sa buhay at sa aking farming ay kahit pa paano po ay matustusan ko po ng mga panggastos po na kailangan. Salamat po sa inyong lahat at nararamdaman ko po na namimiss niyo po ako. Salamat po. At sa mga nagme-message, patuloy lang po tayo kung ano man po yung pangarap natin sa buhay. Laban lang po tayo. Kung ano man po yung ating pinagdadaanan, hindi po kayo nag-iisa. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. At sa pamamagitan po ng farming ay nagkaroon po tayo ng connection. Hindi ko po alam ang susunod na mga mangyayari, pero sige lang po. Tuloy-tuloy lang po tayo. Salamat po sa inyong lahat sa inyong pagtangkilik sa My Farm Project na ito. Happy farming po sa ating lahat.